mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, November 17, 2023. Mass graduation ceremony at distribution ng fertilizers sa mga magsasaka sa bayan ng Ibahay isinagawa. Matagumpay na isinagawa ang mass graduation ceremony ng Palay Check System and School on Air on Smart Rice Agriculture Technologies at distribution ng fertilizer sa mga magsasaka sa bayan ng Ibahay na ginanap sa Ibahay Sports Complex, Poblacion, Ibahay. Kaugnay nito, binati ni Aklan Governor Jose Enrique Joanmar Flores ang LGU Ibahay, Ibahay Office of the Municipal Agriculturist at Farmer Beneficiaries sa pagsagawa ng mass graduation ceremony tungkol sa Palay Check System at School on Air on Smart Rice Agriculture Technologies at distribution ng fertilizer sa mga magsasaka sa bayan ng Ibahay. Samantala, nagpasalamat din si Aklan Governor Joanmar Flores sa mga opisyales na nakasama niya na sina Ibahay Mayor Miguel Mer Flores, Vice Mayor Julio Estoloso, SB Committee on Agriculture sa panguna ni Joy Clarice Briones, Ellen Belenario at iba pa. Patuloy naman ang pagsasagawa ng mga programa, proyekto at mga aktibidad para sa mga magsasaka sa probinsya ng Aklan. RJ Briones, Kalibo Cable News. Mananalong kampiyon sa balikpatik Battle of the Ati-Atihan Bonds mag-uuwi ng 50,000 pesos. May detalye sa balita si Nika Bautista. Nakatakdang mag-uwi ng 50,000 pesos ang mananalong kampiyon sa balikpatik Battle of the Ati-Atihan Bands, habang ang tatanghaling second place ay mananalo ng 40,000 at 30,000 naman ang mapapanalunan ng third place. Samantala, ang magwawagi sa special award na Best in Costume ay mananalo ng 10,000 pesos. Kaparehong halaga rin ang iuwi ng tatanghaling Most Jolly Group. Ang nasabing competition ay tatanggap ng nasa 15 partisipante. Bukas ito sa mga Aklanan Ati-Atihan Bands na 2 taon na sa banda at binubuo ng 25 hanggang 35 na mga miyembro. Sa nais sumali ay ipasa lamang ang registration form simula nitong November 15 hanggang December 28 sa KFEB office na matatagpuan sa second floor ng Ati-Atihan Museum, Pastrana Park, Kalibo. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Office of the Provincial Agriculture sa Aklan nagsagawa ng Agriculture at Fisheries Information Caravan. Nagsagawa ang Office of the Provincial Agriculture sa Aklan ng Province Lead Agriculture and Fisheries Extension System Information Dissemination sa pamamagitan ng Agricultural and Fisheries Information Caravan na ginanap sa Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center na Loo Kalibo, Aklan nitong November 16, 2023. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Engineer Alexis Apolonio, kung saan ang nasabing aktividad ay bilang bahagi ng selebrasyon ng National Rice Awareness Month at showcasing fisheries-related trainings at promotions. Ang naturang caravan ay nakatuon sa priority commodities kagaya ng rice, swine at oyster. Binigyan ng oportunidad na matuto ang mga rice farmers, hog raisers at oyster growers sa mga programa at serbisyo ng Department of Agriculture, Western Visayas at Gobyerno Provincial ng Aklan, kung saan tinalakay sa nasabing aktividad ang tungkol sa Department's Recovery at Biosecurity Measures ng Aklan laban sa African Swine Fever, mga serbisyo at programa na ino-offer ng Philippine Rice Research Institute, kung ano ang mga proseso sa pag-avail ng naturang mga serbisyo. Ganon din, tinalakay ang tungkol sa updated Buying Rice for Palay, impormasyon tungkol sa Red Tide at insurance program para sa oyster, swine at rice, kung saan inaanyayahan na mag-apply para sa insurance coverage para maprotektahan ang farmers at fisher folks laban sa pagkalugi dulot ng natural calamities. RJ Briones, Kalibo Cable News.
SK Tagas official sa Tangalan, handa ng magserbisyo. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Handa ng magserbisyo ang mga bagong halal na mga opisyales ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Tagas, Tangalan. Sa kanilang pagdalo sa SK Mandatory Training na ginanap sa Tagas Multipurpose Hall nitong November 11, ay tinuruan sila ukol sa ilang mga dapat gawin sa pamamahala tulad ng pag-budget, pagplano, pagsasagawa ng meetings at marami pang iba. Ang nasabing training ay pinangunahan ni Mrs. Romela Rose F. Valdez Deras, LYDO, kasama si Mr. Ronald T. Rogan Jr. ng DILG. Pagkatapos ng nasabing training ay nagkaroon ng mass oath-taking sa lahat ng newly elected SK officials na pinangunahan ni Tangalan Mayor Gary P. Fuentes. Nika Bautista, Kalibo Cable News. In a grand sense, we're so proud of our food. It's an experience. Because through that experience, you don't only learn about the food, you learn about the culture, you learn about the people, and you learn about the biodiversity in the place. The promotion of the indigenous or the intangible cultural heritage of Capiz. And through slow food, we'll be able to promote food sufficiency and food security. Balay Silangan Reformation Center para sa 4th batch, opisyal nang binuksan sa Bayan ng Malay. Opisyal nang binuksan ng Malay Anti-Illegal Drugs Abuse Council sa pamuno ni Mayor Frolibar Bautista ang Balay Silangan Reformation Center para sa 4th batch nitong November 13, 2023. Dalawang personalidad mula sa Barangay Manok-Manok at Barangay Poblasyon ang inaccommodate sa Balay Silangan at sumailalim sa screening at background investigation ng Malay Municipal Police Station. Ang drug reformist ay isa sa ilalim sa ilang buwan na general interventions kagaya ng edukasyon at health awareness, psychological, spiritual, physical activities, kabilang ang counseling, moral recovery, values formation at livelihood and skills training program na magbibigay sa mga reformer ng oportunidad na trabaho. Kaugnay nito, ang Bayan ng Malay ay may kabuuang 31 graduates mula sa Balay Silangan Program mula pa noong December 2021. Ang 31 reformists ay voluntary surrenders at personalities na nag-avail ng plea bargaining agreement at madagumpay na nakakumpleto ng naturang programa. Samantala, naging posible ang nasabing aktividad dahil sa pakikipagtulungan ng Malay Anti-Illegal Drug Abuse Council, katuwang ang iba pang mga ahensya. Erichie Briones, Kalibo Cable News. Coast Guard Station Aklan at Aklan Police Provincial Office nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Nakiisa ang Coast Guard Station Aklan kasama ang substations at OPCON units personnel sa pamumuno ni Coast Guard Lieutenant Val Ernie P. Daitao sa 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill na ginanap sa kanikanilang opisina nitong November 9, 2023. Alinsunod din ito sa paggunita ng World Tsunami Awareness Day. Kaparehong aktibidad ang isinagawa rin ng mga tauhan ng Aklan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Victorino E. Romanillos Jr. sa pakikipag-ugnayan naman sa PDRRMO Aklan na pinangangasiwaan ni PDRRMO Officer 1 Mr. Jel S. Nepomuceno.
naglalayo nitong suriin ang kahandaan at kahusayan ng lahat, gayon din ang kanilang pagsasagawa ng mga pamamaraan at pagtugon sa panahon ng lindol at iba pang mga insidente na may kaugnayan sa mga kalamidad. Nika Bautista, Kalibo Cable News. DNR Penro Aklan Kalikasan on Wheels, matugumpay na isinagawa. Matagumpay na isinagawa ang DNR Penro Aklan Kalikasan on Wheels, promotion of seedlings and bamboo products technologies, and seedling caravan na ginanap sa Kabatuan National Comprehensive High School, Kabatuan, Iloilo, kung saan nagtipon-tipon ang mga estudyante mula sa nasabing paaralan at tinuruan ng tamang pagtanim ng mga punong kahoy. Kaugnay nito, pinasalamatan naman si Principal 3, Mr. Valente Lauro, at sa Step Club Advisor, Nursery Project Coordinator, Mr. Siren Neil Camero, para isagawa ang naturang aktividad sa kanilang paaralan. Naging matagumpay ang naturang aktividad dahil sa pakikipagtulungan ng DNR Penro Aklan, Aklan Kalikasan, at Mechanized and Modernized Forest Nursery. Samantala, layunin nito na ipromote ang pagtatanim ng mga punong kahoy. Eric Chibriones, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si John Hermo Baron mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, naman itong latest weather update sa adlaw sa Biyernes, November 17, 2023. Base sa aton nga latest nga data, ang shear line padayon ang iyang epekto sa may eastern section sa Visayas, samtang ang northeast monsoon padayon ang iyang epekto sa may Luzon. Meanwhile, diri sa aton sa western Visayas, may bahin nga magulugalom, tubtob magalumon nga kalangitan ang aton ma-experiencean subong nga adlaw. May mga chances kita sa mga isolated nga rain showers kag thunderstorms, dalain ni sang epekto sang mga localized thunderstorms. Hangin aton diri sa western Visayas, may kasarangan sa direksyon Amian na sidlangan, nga mo niya magadala sang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton generally 25 to 31 degrees Celsius. Aton adlaw magatunod 5:23 sa hapon kag magabutlak ini 5:46 buwas sa aga. Kaga mo naton latest weather update para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.usd.gov.ph pati na aton mga official social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station, Pag-asa, Visayas, DUSD. Ako si John Hermo Baron, madamagid nga salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.